Kung naghahanap kayo ng iba pang paraan or ibang options para mapalaki ninyo lalo ang inyong crypto portfolio outside of NFTs, play-to-earn games, and trading, then you are watching the right video. In today's video, titingnan natin ang mga exchanges dahil napakarami nilang pwedeng i-offer sa atin. So para hindi masyadong mahaba tong video na to, mag-focus muna tayo sa decentralized exchange, specifically YodaCoinSwap ang gagamitin nating example. YodaCoinSwap is a new decentralized exchange para rin ma-visualize ninyo paano ba nagsisimula yung mga to, ano yung mga possible nilang i-offer, and how you can take advantage of them para ma-maximize ninyo yung profits ninyo. So wag na natin pahabain pa, punta na tayo sa kanilang website. I'll show you around para mas maintindihan nyo yung mga sinasabi natin. Alright, so we are in the website of YodaCoinSwap. So medyo nagigets niya kung bakit Yoda ang tawag sa kanya. Ayan si Yoda. It's an innovative project that seeks to bring its users a new DeFi concept through its DEX, decentralized exchange, and real use of cryptocurrencies in the market. So isa-isahin natin mamaya kung ano ba yung mga na-offer or pwede nating gawin within their platform. So you can buy yung kanilang token, which is JEDALS, sa PancakeSwap o kaya naman sa CoinsBit if you have. Kung wala pa kayong account with CoinsBit, I will link a referral link sa ating description box so you can get bonuses kapag ginamit nyo yan. And yung social media accounts nila, I'll also put those sa ating description box so you can be a part of their community kung interesado kayo. So let's scroll down. Ito yung magiging launch ng kanilang DEX, YodaCoinSwap. So as we're recording this, 21 days to go pa sila. And then yung kanilang official contract address, so you guys can check that out. And yung audited contract nila, and of course their white paper. Pakita muna natin yung audited contract para makita natin kung ano ba yung findings ng techaudit.org, kung may mga malalaking red flag ba, no? So ayan, ito siya. It's a smart contract security audit. Ito yung kanilang parang summary, no? So pumasa naman siya sa audit result. Ownership nga lang, hindi siya renounced. Ibig sabihin, may mga pwedeng alterations na pwedeng gawin pa yung may-ari ng coin. So pwede pang i-modify yung fees, which can be good and bad. Baka pwedeng lakihin bigla or biglang babaan, di ba? So pwede rin lang i-modify yung max transaction amount. Di ba usually merong minimum and maximum? Personally, mas gusto ko na hindi ganun kalaki yung maximum para hindi napapump and dump yung mga coins, no? So ayan lang. And then, hindi pa sila nakakapag-KYC. Usually, ito namang KYC verification. Hiwalay pa yan. Hiwalay pa yung certification nila. So we'll have to wait and see for that one pa. Ayan, with the current market situation, tsaka sa mga nangyayari ng projects ngayon, mas maganda kung hintayin muna natin na lumabas din yung kanilang KYC, no? But again, gagamitin natin pang example yung YodaCoinSwap para nga maano ninyo, ma-visualize ninyo paano sila nagsisimula, and then kung ano nga yung pwede nating makuha out of them. So yung summary lang ng kanilang audit is that wala namang critical severity issues, high, medium, and low issues na kailangan i-resolve, no? So that's good. Now going back sa kanilang website, if you scroll down, makikita natin yung mga benefits nila or yung in-offer nila, no? So nandito na yung pera, nandito na yung exciting part. Ayan, so multi-portfolios, meron din silang multi-swap, pair explore, and hold bot. So yung multi-portfolios, basically kung anumang network niyo, BSC man yan, Ethereum, Matic, ganyan. So possible na makonnect ninyo dito at magamit, ma-access ninyo, no? So that's good. Multi-swap naman, dahil nga decentralized exchange ito, marami tayong mga coin options na pwede nating i-swap or exchange, i-trade, diba? So that's expected. Ngayon pag-usapan natin yung mga hindi natin usually nakikita sa mga ibang exchanges na meron dito sa YodaCoinSwap. So the first one is etong Pair Explore nila. Basically, magpo-provide daw sila ng mga graphs kung saan makikita natin kung ano ba yung mga best na pairings kapag nagte-trade tayo. Kung na-try nyo na mag-trade before, usually, diba, kung bibili tayo ng Bitcoin, meron siyang ka-pair. Laging merong kapares yan. So halimbawa, BTC, which is yung ticker ng Bitcoin, BTC and USDT, BTC and Ethereum or ETH, ba? Diba? So, yun yung Pair Explore, makikita natin yung volume, kung ano ba yung mga tinitrade ng mga tao ngayon. Dahil, if you're not familiar, kapag nagtrade tayo, napaka-importante ng volume. Mas prefer natin kung saan nagtitrade yung maraming tao para may movement tayo na nakukuha. Dahil,
doon tayo nagko-profit, 'di ba? So this is a very very good one, a pair explore, and I'm excited to see kung ano yung mga features na ilalagay nila dito. And then from what I've read din sa kanilang white paper, magkakaroon din sila ng tinatawag na exchange explore. So yun nga, where the movement is, that's where the money is, 'di ba? Lagi nilang sinasabi yan. It's also interesting, or it will also be interesting kapag nakita natin kung saan ba usually nagtitrade ang mga tao. Kung napapansin natin na, ah, marami dito, bakit kaya? Tingnan natin ano ba ang mga advantages niya, lower fees ba, mas mabilis ba, di ba? So, it's a very, very important tool na, again, I'm very excited kung ano bang gagawin nila dito. Very curious as well. And then, after ng mga explores natin, pair explore, tsaka yung exchange explore, meron din silang hold bot. So, this one is, halimbawa, nag-aaral ka palang mag-trade and you want to take some more risk. Dito, parang copy trading siya. It's a trading bot wherein you can enter your trades automatically. Ayan, you can use your own strategies. O kaya naman, kung gusto nyong mag-copy trade nga ng mga experts nila, pwede nyo makita kung ano ba yung mga parameters nila. Parang ano ba yung, halimbawa, kapag ba dito na siya sa support na to, bibili na ba yung experienced trader? So, gagayahin mo lang siya. Literal na copy trade, no? So yan, meron din silang hold bot. And if you guys are interested kung halimbawa linaunch na nila itong kanilang trading bot, kung gusto nyo i-test out natin kung effective ba siya or hindi, let me know sa comment section and I will happily do that for you. Now aside from Visa nandito, meron din sa kanilang white paper nakalagay wherein pwede mo i-connect lahat ng wallets mo doon. Hindi naman nila magagalaw yung mga yon. Makikita lang nila yung summary, yung laman ng wallets mo. Para halimbawa meron kang ibang wallet for your NFT trading, for your staking, for your trading or other play to earn games, pwedeng ipagsama-sama mo na lang sa isang platform at makikita mo na yung summary nila. So that's very helpful kung halimbawa medyo nalilito kayo or para hindi nyo makalimutan na, ay meron pala akong ganitong investment sa, or ganitong pera, ganitong coin sa wallet na to. Again, very good, very helpful. It makes everything so much easier. So I'm interested to see kung paano nila gagawin yan, kung magiging maganda ba yung mismong platform or may mga unique bang mga features na wala sa ibang platforms na meron na tayo ngayon. So, hihintayin natin yan, no? And we'll check them out. Now, like with any other exchanges, aside sa actual exchange platform nila and other na in-offer na features, meron sila nung kanilang sariling coin. We've talked about this or nabanggit na natin siya kanina, which is Jedals. And right now, you can buy it sa PancakeSwap. May IEO sila with CoinsBit until June 26 and then listing no actual coin naman on June 28. Mamaya, I'll share with you yung pros and cons ng pag-invest sa mga IEO para malaman ninyo kung mag-participate ba kayo dito or any other IEOs in the future. For now, pag-usapan muna natin yung mismong token nila, no? So, ito yung kanilang white paper and their tokenomics. There's 500 million na Jedals. Ito nga yung contract address. And then, ito yung token allocation nila. So, pinakamalaki is liquidity. And you know how I feel about this. Personally, yun talaga yung preference ko, no? Mas malaki yung liquidity. Ibig sabihin, pwede kang mag trade almost anytime. I'm not sure kung na-experience yun na halimbawa sa PancakeSwap or any other exchanges, parang not enough liquidity for this trade, parang ganon. Ibig sabihin, mababa yung liquidity pool. Kaya, ano, hindi tayo nakakapag-trade anytime. Eh, lalo na ngayon, di ba, very volatile ang market. So, very important na pwede kayong mag-buy and sell anytime you want. So, ang malaking factor doon, again, is the liquidity. So, 51% is for liquidity. Hopefully, nakalock to, no? Hindi ko nahanap yung ano nila, parang halimbawa, ilang percent yung nakalock, ganyan. I'll try to look for it kung halimbawa na-post na tong video na to. Pwede nyo update ko na lang yung description box and or yung pinned comment section natin. Now, the next one na may malaking percentage of allocation is yung token pre-sale na 16%. Again, di ko nakita kung nasan yung ano, yung vesting period because that's very important. And then 13% for their team and founders. So okay na yun, no? Kasi usually hiniwalay pala yung team try sa founder token. Pero ito at least magkasama na. And then below 15%. So that's okay. Ecosystem development, 10%. Again, if I were to edit lang dito siguro, I'll add more allocation for the ecosystem development. Lalo na ang dami nilang plants, no? And then 6% for marketing and rewards. Again, very important. And then 4% para sa kanilang mga advisors. And then yung allocation of funds nila, 60% is for the liquidity pool, liquidity to token, and then 15% for their business development, so very good kamukha ng ecosystem development. Partners have 8%,
Tapos 3% for the operational administration, tapos 14% for the marketing and promotion. So okay naman, no? Looking at this, kung ano lang yung information na nandito ngayon, it looks okay, wala namang red flag na, alam mo yun, yung nag-stand out talaga. But again, I wish nandito yung vesting nila so that we can understand more kung ano ba yung inner workings dun sa pre-sale nila, sa team and founders, etc. Now, if you want to learn more about Yoda Coin, meron na sila or naka-list na sila sa Coin Market Cap. So yan, yung market cap nila, fully diluted, yung kanilang volume, and then yung price nila, of course. So the movement, the volume is really good. Especially, yun nga ngayon, hindi ganun kaganda yung market sentiment. So this to me is impressive naman na may ganitong movement tayong nakikita with the current market sentiment. Yung one day niya, so it's similar, no? Ayan. So if you want to learn more about this, bago kayo bumili, tignan nyo muna to. Tignan nyo yung fundamentals, kung okay lang ba siya sa inyo, yung current price niya. Baka naman bumili kayo agad dito sa Tuktok, di ba? So wag naman ganon. Please, please do your own research din kung tama ba sa risk appetite nyo and goals nyo itong token na to. So yan, may mga ibang live data lang din siya dito. I'll also have this link sa description box para hindi na kayo mahirapan. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, they are on IEO sa Coinsbit until June 26 and then yung listing nila is sa June 28. What is IEO? IEO stands for Initial Exchange Offering. Itong mga IEOs na to are events or offerings kung saan yung mga crypto exchanges ino-offer nila or nag-raise sila ng funds on behalf of the project owners or the project team. As for the advantages, kung ano bang meron dito sa IEOs na to, bakit sila importante? First one is, there is a little bit more security. Kapag nakikita natin yung mga tokens, mga coins, di ba, na nakasale sa isang trusted na platform, so it gives more of a legitimacy din dun sa token na yon. Kasi if this is a trusted platform nga, sigurado meron din silang sarili lang metrics, sarili lang requirements bago nila i-IEO or ilabas yung token na yon sa kanilang platform, di ba? So in that sense, meron pa rin security. Pero syempre, you still have to know the risks nito. So pag-uusapan natin yun mamaya. And then the second na advantage dito is it's a bit more user-friendly. So yun nga, gaya ng sabi natin sa intro, kung gusto nyo ng ibang investments outside of NFTs, play-to-earn, and trading, this is user-friendly. It's beginner-friendly. It's easy to understand. So may mga big words lang, no? Like IEO, pero madali lang na ma-search yun. IEO meaning, ganyan. So this one, it's user-friendly. It's very accessible sa lahat. So lalabas nila lahat ng mga information na kailangan nyo malaman so you can decide kung gusto mag-participate or hindi. It's also less complicated. Dinesign nila yon in that way para, yun nga, gaya ng sabi ko, maging accessible siya for everyone, whether experienced ka na, intermediate, or bago pa lang. Tapos, there is more support. More support, which is, again, another advantage in the sense na meron silang marketing support. So that's always good, no? Makaka-reach sila ng mas maraming user base. And then, meron din silang development support. So a trusted platform will also guide yung mga in-IEO nila na projects, no? So parang may mga advisor nila, ganon. So those are all the advantages na I could think of. Now let's talk about the disadvantages. Syempre, meron ding mga risks na kasama dito. So ang dami natin pwede pag-usapan dito, no? Pero we'll just summarize it up with one statement na familiar tayong lahat, which is high risk, high reward. So this being a new project, of course, may mga malalaking risks yan nakasama. Pero yun nga, kung mag-blow up naman to and magiging maganda yung development niya, the rewards would also be very high. So just keep that in mind. Dahil nga, you're investing basically in a startup, in a very new project, in a sea of a lot of projects, no? So, hindi naman lahat ng yan 100% mag-boom. So, you have to really pick them out kung ano ba yung may magandang tokenomics, kung ano ba yung may magandang team behind them, kung audited ba sila and all. So, kailangan mo ng maraming research para masigurado mo na hindi ka lang nag-i-invest blindly, no? So, ayun lang. It's very high risk, very high reward. And kahit na nasabi nating beginner-friendly siya, kailangan pa rin ng konting experience, no? Ayun, kagaya ng sabi ko, kung halimbawa, na-try mo na NFTs, play-to-earn games, and trading, and you're just looking for more, for other options, dun ka pwedeng tumingin sa mga ganito. Pwede ka mag-invest sa mga ganito, no? Like, as a beginner, zero knowledge talaga at
all, maybe this is not for you yet. But these two videos na nasa screen nyo ngayon might be the one for you. Let me know in the comment section what you think about Yodocoin Swap and in general mga decentralized exchanges and in general what you want to see with our YouTube channel. Thank you so much for watching, and again, if you need more help and you want to look for other options, I recommend these videos. I think makakatulong talaga sa inyo yung mga yan.